Bagamat naging bukas na aklat sa publiko ang tinakbo ng showbiz career ng dating aktor na si AJD, kapansin-pansin naman ang tila pagiging mailap nito pagdating sa kanyang buhay pag-ibig. Pero ganun pa man, hindi kaila ang masaya at makulay na kwento nito sa piling na kanyang asawa, ang Filipino-Norwegian na si Olga Havran. Narito ang kanilang love story. The Philippine Showbiz List presents AJD and Olga Havran Love Story. How they met. Sa isang interview noon, minsang naibahagi ni AJ kung paano nagsimula ang love story nilang mag-asawa. Kwento niya na unang nag-cruise ang landas sila ni Olga taong 2008 sa Boracay na tinuturing nilang kanilang magic place sapagkat sa naturang lugar nag-umpisa ang lahat. Lahat ni AJ na nag-shoot siya noon para sa isang pelikula sa Boracay at nagkataon naman daw na naroon din si Olga upang magbakasyon. Katunayan, malaking parte sa relasyon nila ni Olga ay ang matalik na kaibigan ni AJ na si Rafael Rosel na isa ring half Norwegian sapagkat ito ang nagsilbing matchmaker nila. Kwento ni AJ na pinakilala sila sa isa't isa at nagkaroon sila ng pagkakataon na mas makilala pa ang isa't isa. Ngunit pagkatapos ng tagpong iyon nila sa isla, ay umalis na rin daw si Olga pabalik ng Norway. Ganun pa man, ayon kay AJ, hindi nakahadlang ang layo ng distansya sa pagitan nilang dalawa ni Olga dahil nanatili naman daw ang kanilang komunikasyon sa pamamagitan ng palitan nila ng mensahe at madalas na tawagan. Kahit na lumaki sa banyagang bansa, ay fluent naman ang pagsasalita ni Olga ng Tagalog. Ayon pa kay AJ, sinabihan niya si Olga na kung pwede itong bumalik ng Pilipinas at hindi na nga raw niya inasahan na tutuhanan niya nito ang pagbabalik sa bansa. Dahil nga sa pangyayaring yon, nasabi raw ni AJ sa kanyang sarili na natagpuan na niya ang babaeng gustong makasama habang buhay. Alam naman daw ni AJ kung gaano kalayo ang distansya ng Norway at Pilipinas, pero hindi nag-alinlangan si Olga na bumalik para sa kanya. Ang kanilang pagkakaibigan ay lumalim na kalaunan ay nauwi sa pag-iibigan. Sa nararamdamang kasiguraduhan sa piling ni Olga, wala nang ang sinayang panapanahon si AJ at agad na pinakasalan ang sinisinta. Naganap ang kanilang civil wedding sa Norway noong 2013 at ang kanilang pagmamahalan ay nabiyayaan ng dalawang gwapong supling, sina Maximus James at Alexandros Jaden. Starting a new life with family. Sa magandang karera noon ni AJ sa showbiz, ay napagdesisyon na naman niyang tumahak ng ibang direksyon para sa binubuo nilang pamilya ni Olga. Taong 2016, lumipad siya patungong Oslo, Norway kasama si Olga at dalawa nilang anak. Ayon kay AJ, inabot din ng taon bago siya tuluyang nagdesisyon ng mga ibang bansa. Kinausap pa raw niya noon ang kabiyak at humingi ng dalawa pang taon para sa kanyang showbiz career dahil ang pag-arte raw talaga ang kanyang passion. Masaya naman siyang pinayagan ni Olga at binigyang suporta sa mga kailangan niya panggawin at tapusin bago ang tuluyang pamamaalam sa industriya. Pag-amin pa ni AJ, naisip raw niya na kung iiwanan niya ang buhay niya dito sa Pilipinas, ay kinailangan niyang magsimula muli ng bago. Dahil nga sa Norway naninirahan ang kanyang mag-iina, ay hindi na subaybayan ang paglaki ng mga bata. Maliban dito, ay nais rin niyang magampanan ang kanyang tungkulin bilang isang responsable at mapagmahal na asawa't ama. Kaya naman sa kabila ng mga pag-aalinlangan, ay mas higit na nangibabaw kay AJ ang kanyang pamilya at makasama ang mga ito. Aminado si AJ na hindi naging madali ang kanyang pag-iibang bansa pero alam niyang ginagawa niya ang kanyang makakaya para sa mga anak. Sa kanyang determinasyon ay nagawa niyang magsimulang muli. Katunayan sa unang taon niya sa Norway ay pinag-aralan niya ang wika rito at inumpisahan ng isang maliit na negosyo. Sa suporta na rin ng kabiyak, nagsimula siyang gumawa at magbenta ng longganisa kasama ang dalawa pa niyang kasosyo. Sa mga nakalipas na taon, tuluyan ang iniwan ni AJ ang showbiz at isa ng successful businessman ngayon sa Norway. Natupad din niya ang kanyang pangarap para sa pamilya na makasama ang mga ito at magampanan ang responsibilidad niya bilang ama at asawa. Happy married life. Sa taong lumipas ay mas pinagtibay pa nina Olga at AJ ang kanilang pagsasama na naroon ang pinapakitang buong suporta sa isa't isa.
Bagamat nariyan ang pagiging pribado ng mag-asawa sa pagbabahagi ng patungkol sa kanilang personal na buhay, hindi naman nila tuluyang pinagdamot sa kanilang mga taga-subaybay ang masayang takbo nito. Sa Instagram feed ni AJ ay kitang-kita nga ang pagpapahalaga nito sa pamilya, hindi lang bilang ama kundi isa ding mapagmahal na asawa. Nariyan ang pagbabahagi niya sa mga happy at kilig moments nila ni Olga. Hindi rin niya nakakaligtaan na bigyang papuri ang kabiyak na anya ito ang kanyang best partner in life at itinuturing na best friend. Katunayan noong November 2022 ay pinagdiwang nina Olga at AJ ang kanilang 9 taong pagsasama bilang mag-asawa. Sa mensaheng iniwan ni AJ sa kanyang Instagram, sinabi niya na ang married life nila ni Olga ay maihahalin tulad niya sa famous Space Mountain ride. May pinagsamang ups and downs, highs and lows, tears and laughters. Pero ang mga ito raw ay palaging nagdudulot sa kanila ng kasiyahan at kaligayahan. AJ and Olga's second wedding. Nauna nang sinabi ni AJ sa isang interview noon ang plano niyang pakasalan muli si Olga at gusto niyang mangyari ito sa isang simbahan dito sa Pilipinas. Naghihintay nga lang daw siya ng tamang panahon na mailagay muna sa ayos ang lahat at maging stable na ang kanilang pamilya. At ngayon niyang naisaayos na ni AJ ang lahat para sa pamilya, pinatotohanan niya ang binitawang pahayag ang muling pagpapakasal nila ni Olga. Mula Norway ay nagbalik Pilipinas si AJ kasama ang pamilya. Sa kanyang Instagram feed, makikita ngang sinusulit nila ang kanilang bakasyon. Hindi din nakalimutan ni na AJ at Olga na balikan ang isla ng Boracay na siyang bahagi ng masaya at matatag nilang pagsasama ngayon. Makikita din sa Instagram page ni AJ ang ilang mga pasilip sa ginawa nilang paghahanda mula sa nakakakilig nilang pre-wedding shoot ni Olga dito sa bansa hanggang sa pagharap nila sa altar. At noon ngang July 25, 2023, naganap ang muling pag-iisang dibdib na AJ at Olga sa National Shrine of Our Lady of Mount Carmel sa Quezon City. Mababakas nga sa mukha ng dalawa ang labis na kasiyahan na mabasbasan ng simbahan ang kanilang pagsasama. Nagningning ang ganda ni Olga sa suot na stunning Spanish lace wedding gown mula sa fashion designer, TV stylist si Julius Tarog. Hindi naman nagpahuli ang groom na looking fresh at kita ang timeless elegance nito sa kanyang suot na Casablanca-inspired dinner jacket and black tie. Sa mga larawang na ibahagi sa social media, nahagilap ang pagiging emosyonal ni AJ na parabang nagpapahid ng luha habang naglalakad papalapit sa kanya si Olga. Makikita rin ang buong suporta ng pamilya ni AJ na naroon sa kanyang tabi, ang kanyang Papa Sunny at Mommy Tess. Ang naturang church wedding ay nasundan na napakaganda at eleganteng reception na ginanap sa Academy of Rock Philippines sa Quezon City. Ang muling sumpaan ng pangako ni na Olga at AJ na magsasama ng panghabang buhay ay dinaluhan ng malalapit nilang mga mahal sa buhay, kasama na riyan ang dalawa nilang anak na bahagi din ng entourage. Namataan din ang presensya ng ilang celebrities tulad din na Aaron Villaflor at Rafael Rosell. Siyempre, hindi nawala sa mahalagang okasyong ito ang kapatid ni AJ na si Enchong na nagsilbi bilang best man. Sa kanyang Instagram story ay nagbahagi pa siya ng ilang mga larawan mula sa naganap na kasalan ng kanyang kuya at ate. Samantala, kinuha namang ninang sa kasal ang dating vice presidente ng bansa na si Lenny Robredo at ninong si Piolo Pascual. Kabilang din sa principal sponsors ang dating talent manager ni AJ na si Popoy Caritativo. Sa Facebook post ni Lenny Robredo ay binahagi niya ang ilang litrato mula sa pagtitipon at nagbaliktanaw sa kanyang mga alaala sa pamilya ni AJ na anya ay close na sa mga Robredo mula pa noong mga taong naninirahan silang lahat sa Naga. Puring-puri rin niya ang kabaitan ng magkakapatid na D at kung paano lumaking matatalino, magagalang at marespeto ang mga ito. Bagamat hindi na sila nakakapagkita mula nang nanirahan ng mga ito sa Maynila, natutuwa umano siya na hindi sila nawala ng komunikasyon sa isa't isa. Sa katunayan, malaki umano ang naitulong sa kanya ni Enchong habang nagkita pa sila ni AJ noong bumisita siya sa Oslo sa Norway kamakailan lamang. Madalas naman umano sila nagkikita-kita ng mga magulang ni na AJ at Enchong sa simbahan. Sa huli, sinabi ni Lenny na natutuwa siyang kunin bilang ninang sa kasal, lalo pat kasama niya si Piolo na isa sa mga hinahangaan niyang aktor at ngayon ay kumpare na niya. Samantalang sa Instagram post ni AJ na may caption na "Celebrating Oneness in Love and Life" ay ibinahagi niya ang ilang mga larawang kuha mula sa pag-iisang dibdib nila ni Olga na sinamahan niya rin ng hashtag na "A Journey with Olga". Sa kanyang mensahe ay pinasalamatan ni AJ ang lahat na nakiisa sa napaka-espesyal na araw na yon. Anya ang pagharap nila ni Olga sa altar ay buong buhay nilang hindi malilimutan. Pero ayon kay AJ,
Hindi daw magiging ganito kasaya ang kanilang kasal kung hindi dahil sa kanilang magaling, talented at amazing team na palagi silang inaalagaan at hindi pinapag-alala. Dahil nga raw rito ay mas na-enjoy nila ni Olga ang bawat sandali ng napakagandang panibagong yugto ng kanilang buhay. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!